Hi guys, we have a new picture again. Ang bagong picture na ito ay para mapadali ang Ichimoku technical analysis sa lahat ng chart. So, ito yung app natin para makita ang technical analysis ng chart ng TUGS. For example, click mo lang itong TA. Then, mapupunta ka sa technical analysis page where we have portion here called Ichimoku. So, may mga labels at kulay dito na aking i-discuss na makapagpapadali sa ating technical analysis using Ichimoku. So, before that, let me introduce you to Ichimoku bago kayo. So, kung bago kayo, parang napaka-komplikado ng Ichimoku because marami siyang component at parang napaka-busy ng mga linya. So, basically, madali lang ito kung alam mo yung mga component na yung titignan. And ang lahat ng ito ay makikita mo sa internet. So, search mo lang Ichimoku Cloud. Makikita mo ito sa Investopedia at sa stock chart. So, basahin mo lang to at maiintindihan mo kung ano yung mga components ng Ichimoku. Siguro basahin mo to ng 3 times para maiintindihan mo kung paano gamitin ang Ichimoku at magkaroon ka ng basic knowledge about dito. So, basically, kung titignan mo ang chart, meron siyang parang cloud. Ito, tinatawag nila itong Kumo, which is a cloud with red and green. And ito ay composed ng dalawang line. Ang Senkuo Span A at Senkuo Span B. Magkaparis yan lagi. So, kasi medyo mahaba ang pangalan nila. So, sabihin na lang natin na Span A at saka Span B. So, basically, ang cloud na ito ay nag-act as support and resistance. So, ang kagandahan ng Ichimoku ay meron siyang support and resistance and momentum. Di-discuss ko itong mga linya na to. So, dito muna tayo sa cloud. So, kapag ang span A is above span B, makikita mo na verde na cloud. Kapag ang span B naman is above span A is a red na cloud. So, kapag tuloy-tuloy yan na green, usually yan ay bullish. So, pataas ang ating trend. Ang kagandahan ng Ichimoku, mapapansin mo ang current candle natin is dito, pero may data siya hanggang dito. Usually, 26 days yan. So, makikita mo na kung ano ang support or resistance in the future. So, since ang cloud na ito ay nag-a-act as support and resistance, madali mong makikita kung ano ang mangyayari or kung anong mga support and resistance sa future. So, tandaan mo lang yan, span A and span B. And Kumo ang tawag sa cloud na to. And they act as support and resistance. Then, meron tayong dalawang pares dito ng linya na mapapansin mo, itong blue at saka red. Ito naman ay mga linya na nag-a-act as momentum na parang MACD. Moving average rin sila. Itong blue, ang tinatawag sa kanya ay Tenkan Sen. Ito namang red, Kijun Sen. So, sobrang aba ng mga to. Ako rin, minsan nakakalimutan ko. So, tawagin na lang natin silang Ten at saka Ki. Okay? So, ang signal ng mga to, kapag nag-cross ang Ten sa Ki, pataas na ganyan, pwede ka nang bumili or ito ay signal na uptrend na siya. Uptrend. Kapag naman pabaligtad, for example, ito, banda dito, nag-cross ang
10, pababa sa key, signal na yan ng downtrend, pati dito. Then, yung panglimang component natin, tinatawag nilang Chikuo span. Itong linya na to ay the same lang as the price line na to. Dinelay lang nila ng 26 days. So ito naman parang nagsasabi rin kung pababa o pataas na ang momentum if ito ay mag-cross sa price. So since ito ay above, ay bullish pa rin siya. So, yun lang ang mga component ng Ichimoku. Tandaan mo lang, dalawang pares ng cloud, linya ng cloud, then dalawang pares sa momentum and isang Chikuo span. Lahat ng ito ay mga moving average lang. Ayan yung mga formula. So sa ating app, pinadali na natin ang pag-analyze ng mga to. Kung titingnan mo lahat ng mga chart at titingnan pa isa-isa, aabutin ka ng siyam-siyam. So, ginawan na natin to ng quant para makita mo kung ano yung formation ng mga component na to. So, basically, ang tinitingnan dyan, meron summary dito, ayan. Kapag daw bullish ang signal, price moves above cloud. So that means ito, price over Kumo. So makikita mo dito kung above or below or inside. Kasi kapag sa inside, may ibang meaning yon. Kasi kapag inside, parang mga resistance yan. Kung papasok siyang ganyan, nag-a-act yung cloud as resistance. So, makikita mo sa ating app kung may resistance or may support. Ayan. So, kapag below siya ng cloud, ayan, makikita mo dito. Ang sabi dito, kapag below ng cloud is bearish, right? So, pinadali na yan ng ating app. Kita mo yan dito. And then, tinitingnan din dyan kung yung Kijun is below or above. So basically, kapag ang Kijun, which is this one, is above the Tenkan Sen, usually bearish ang market. Bearish. Ito naman yon, itong portion na to. Tenkan Kijun. So 10 over Ki. So currently, nandito tayo sa Tugs, di ba? So ito yon. 10 over key. Ito naman, above Kumo. So, nandito tayo. Itong price is above Kumo. So, ayan yung sinasabi ng app natin. So, di ba madali? Titingnan mo lang to, alam mo na, mag-imagine mo na kagad. So, tapos, ito yan. Price moves above baseline. So, ito yon. Ito na, price move below baseline. So, ito yun. Tenkan and Kijun. Yan. Ito pala. Yan. Ito. At saka ito. So, kasi yung tawag nila sa Tenkan, conversion line. Ito namang Kijun, baseline. So, ito na yun. So, tinitingnan mo rin kasi diniscuss dito kung ano daw yung current cloud. So, kung gusto mong makita, for example, this one, ang current cloud mo is green, right? Tapos, titingnan mo kung ano ba yung next, yung future cloud. For example, nandito ka sa portion na to, at saka sa portion na to. So, makikita mo na red or green. So, sa app natin, meron din yan. So, ito, current cloud and future cloud. So, kung titignan mo sa Tugs, ang current cloud natin is red. Correct. Then, ang future cloud natin is green. So, since nakikita mo na, malalaman mo kung saan may support at may resistance. So, malamang ito, support
and pataas pa yan. Or kung magbabounce man, mag-a-act to as support, itong price magbabounce. Parang ganun. So ayan, sinasabi dito, kaya nilagay ko tong mga portion na to, sinasabi dito kapag tuloy-tuloy na green yan, sure ka na, pataas na yan. So makikita mo na dyan kung green at saka green. Ito naman kung red, tas yung future mo red din. So alam mo na madali na pababa yan. Okay? So ito naman ay ito lang yan, Tenkan Kijun. So next naman yung price versus Kijun. So tinitignan din nila kung yung price, for example itong price na to ay magko-cross dito sa Kijun line, itong red na to. Kapag daw nag-cross yan, pababang ganyan, pataas na ganyan, signal daw yan ng uptrend. Kapag naman daw nag-cross itong price na to, pababa, downtrend daw yan kapag nag-cross. So ang up natin, dinidetect niya rin yan. So ito yan. So price over Kijun. So balik lang tayo dito. Ito, madidetect yan. Price over Kijun. So saan ba yung price? Ito yung price. Ito yung Kijun. So over, di ba? So kaya yan, green. So tuturo ko sa inyo kung paano tignan lahat ng Ichimoku analysis ng lahat ng stocks. So meron din yan siya dito sa main page natin. So kung titignan mo dyan, ayan, price over Kumo. Sinong mga stocks ang may above Kumo? Ayan, kikita mo dyan. Pwede mo ring isort. Below Kumo. So to go daw, below Kumo. Tingnan mo yan. To go. O below, di ba? Below. So tingnan mo tong to go na to. Mag-a-act ito as resistance. So baka bumaba pa yan, di ba? Okay. Then, Ten versus Key. Tenkan versus Key. Ayan, yung blue at saka red. See? Blue at saka red. So, makikita mo yung rin dyan. Then, current cloud and future cloud. Kita mo na yan. Ito yung maganda. Yung now. Kapag tinignan mo to, current cloud niya is red and future is green. So, tignan natin yan dito. Now. Ayan. So, na-detect niya inside yung price inside Kumo. 10 is greater than key. Correct? Current cloud is red. And future cloud is green. Ayun. Meron pa. Ito namang price over Kijun niya. See? Na-detect niya, ang ibig sabihin nito, price crossover Kijun. See, itong price, magmula sa last second candle, bumaba siya, then nag-cross siya pataas. So, ang sabi daw dyan, pwede yan mag-trigger ng uptrend kasi nag-cross siya. Tapos ito pwedeng mag-trigger as support. So, sortable tong mga to. Sort mo lang. Ayan, makikita mo. Sort pati yung mga clouds kung red or green, future, at saka to, price over key. So, ayan, meron ring price cross under Kijun. So, kapag X, you cross under. So, tingnan natin yung bloom. Bloom. Ayan. See? So, nagmula yung price dito sa second last candle. Tapos, nagbumaba siya. And ito yung Kijun natin, yung red. So, makikita mo yan. Price over Kijun. Okay? Price above, crossover Kijun. Ayan. AB. So, mga signal yan. Itong, ano, ito pala yung tinatawag nilang Ichimoku kiss. Nagkikiss daw itong mga to. Ayan, see?
And sabi niya dito, price is below. Ay, hindi, ito. Price inside Kumo. Ayan. Ayan, inside niya. See? And future current cloud is green. And future cloud is red. So, itong GX is, meaning niya, so, green to red. See? Pati yung pag-cross ng cloud na didetect ng app. So, yun. Ganyan lang siya. Kadaling gamitin. So, very fast to analyze Ichimoku. Di mo na kailangang tumingin pa isa-isa sa lahat ng chart. So, sort lang. Tapos, tignan mo lang dito. Ayan. See? So, pwede mo rin tignan yung Ichimoku sa app. Click mo lang yan. Tapos, ayan. I-enable mo lang dito Ichimoku. Okay? Ayan, see? Para madali, mas madali. Tingnan mo dito. Analyze mo kung gusto mong tingnan ulit. Punta ka dito. Punta ka lang uli sa chart. O, see? Nase-save pa yan. Okay. So, yun lang. And thanks for listening. Bye-bye.